Masayang kabuhayan, masayang buhay para sa iyo mga ka-taxpayer kong minamahal. Paano ba i-prevent itong nangyari? Oo, may mga nangyayari. Ayan, marami po kasing false certified public accountant na pirma lang ng pirma. Mga false ho yan. Mga fake. Ah, baka si ho fake. Eh, hindi ho sila nag-o-audit. At hindi ho nila, kung nag-o-audit man sila, hindi nila ginagamit yung inuutos ng BIR. So, dahil dyan, nagdemanda na BIR. Ah, itong ating bagong commissioner ay, ang focus ho nito ay police power. Ginagamit niya, fineflex niya yung police power ng BIR. At I am congratulating itong bago nating pamunuan ng BIR. Because mahusay ho yung ginagawa ninyo at nakikita naman ho natin mga kagalang-galang na mga BIR officials na kayo po ay gumagawa ng tama para ho sa bayan. Mabuhay po kayo. So, moment to shine. Sino yung magsha-shine? Ayan. Moment to shine. Ito po yung mga tinuruan ko na yung ibang tinuruan ko, hindi ko naman pwedeng pilitin na sumunod sila sa tax, eh nandoon pa rin sila dun sa untax. So, yung pong katulad ni Joyce, ni G. Santander, diretso lang tayo, dun lang tayo sa tax. At since ito po ay, sabi nga ni Iljen, ay magkakaroon ng shakedown at saka nervous breakdown para sa mga accountant dahil nga magkakaroon na ng ayan, ididemanda na ng BIR yung mga accountants. Paliwanag ko lang sa inyo, napakaganda nung sinasabi dito. So nahuli na nga yung napakadaming korporasyon na ang tawag ay ghost corporations. Itong mga ghost corporations na to, nagbebenta ng mga resibo, fictitious sales invoice, kasama na yung OR. Ayun. So, marami silang buyers. Tapos, yung buyers, ginagamit yung fictitious resibo para illegally lessen yung kanilang taxes. Eh, bawal po yun. Ba? Napakabawal. Kaya, doon sa isang video ko, sinasabi ko na meron na pong run after fake transaction. So, inuuna ho ngayon yung fake certified public accountant. So, kung ikaw ay isang fake public accountant, ano ba definition ng fake public accountant? Hindi ho sila nag-o-audit. Ayan. Ito ho kasi yung katungkulan nila. Sinabi na nga ng ating commissioner, ito yung katungkulan mo. Okay? Huwag kang magkaroon ng misstatement of fact. Diniscuss ko na nga itong section 257, papaano ang epekto nito at papaano to ina-apply. May mga video ho tayo sa ganyan, pero siguro dapat i-update ko na because of the existing relentless attack. Ayun. Run after fake transaction. Ibig sabihin nito, yung CPA na nag-certify ng financial statement, na fake yung transaction, makukulong na po. Yan. Maliwanag po dito na ikukulong yung mga CPAs. So, mag-ingat po kayo mga fake na CPAs kasi kayo na po yung target. So, dun sa mga gustong magbago, eh, napakasimple lang hong gagamitin nyo. Huwag lang ho kayong lalayo sa section 257. Ayan. So, may mga training ho tayo. Meron po tayong binibigay na mga template para ho dun sa financial statement, kung mag-o-audit kayo o magre-release kayo ng financial statement, mas maigi na yung financial statement po ninyo ay income tax basis because para madaling maintindihan ng BIR, padaliin natin ang trabaho ng BIR. So, dito magsha-shine yung mga CPAs na marurunong sa tax. Yung mga CPAs na fake, pirma ng pirma, sa halagang 5,000, ay matatanggal na ho natin. Sila yung sumisira, sila yung anay sa larangan ng accounting at auditing. So kung gusto nyo po ng ating libreng
template para ho doon sa financial statement income tax basis. Ibig sabihin, in accordance with the tax code, pwede ko ho kayong bigyan. Ha, gusto ko ho kayong magkaroon ng hanap buhay bago mag April 15 o pagkatapos ng April 15 at kayong mga tax bookkeeper, gusto ko rin kayong magkaroon ng hanap buhay. Kaya ini-invite ko kayo, i-download na po ninyo ito. Yung link ibibigay ko sa inyo, i-email nyo lang po ako. Yung page, pwede ko lang ibigay para makita nyo lang yung page 1 hanggang 28. Ang itsura ho nung libro, ayan. Okay? So, may natapos na ho tayong libro. Ito po yung natapos ko at binebenta ko to ng 1,500 per PDF. Okay? Again, kontakin nyo lang po ako para ho doon sa libro. At ito pong librong ito ay para ho doon sa mga maliliit na taxpayer na ang choice po ay yung gross income taxation. 8% lang ho yung binabayaran nila para hindi na ho kayo magbayad ng fake na CPAs, fake na bookkeeper, false na CPA, false na si bookkeeper, eh kayo na gumawa. So 1,500 lang ho yung investment nyo sa future ninyo at saka sa present. Okay, baka mamaya yung fake CPA ninyo, puro fake ang ilagay ho sa inyong financial statement. Kayo ho yung mananagot. At maganda ho na rito, kasangkot na rin yung CPA na gagawa niyan. Napakaganda. At huwag nyo kalimutan na i-click po yung heart para ho mag-spread tayo ng love sa internet. Now, anong gagawin ng BIR? Napakaganda ng gagawin ng BIR. Sabi dito, we expect accountant, sabi ng ating commissioner, ensure all your clients, all, tindi ah, are paying correct taxes. Wala naman pala siyang gustong ibang cheche-boreche. Ang gusto niya, correct taxes. Matutulungan kita dyan because ikaw na maliit na accountant, hindi mo naman kailangan ng CPAs kung kinikita mo ay below 3 million. Hindi mo kailangan ng fake CPA, hindi mo rin kailangan ng genuine CPA. Ikaw na mismo ang gagawa. So, inaatasan ko ho, o hindi ko inaatasan, ini-encourage ko yung kapartner kong si Xiaowi ng IA Innovations na i-release na namin para sa mga small taxpayer yung electronic invoicing system. Para ho yung invoice nila ay nasa mobile phone na na nila. So kung gusto ho ninyo ng mobile phone electronic invoicing system na i-re-register po ninyo sa BIR para yan na yung pag-i-issue ninyo ng resibo, hindi na kayo mag-i-issue ng mga depapel na resibo, kontakin nyo lang po yung numbers na lumalabas dyan sa aking screen. Okay? So, maliwanag na may kautusan. Ngayon, ano yung susunod na gagawin ng BIR? Ang tindi ho nito eh. Pagkatapos maglabas yung BIR ng RMC 33-2023, ayan, yung tungkol sa subpoena, yan, para sa tax mapping, pag ikaw tina-tax mapping, pwede ka ng isubpoena. At para din sa subpoena, tungkol ho sa mga open cases, mag-ingat-ingat kayo ha, naglabas sila ng RMC 34-2023. Ito po yun. Data sharing ng SEC at ng BIR. Ano ba sarang ibig sabihin niyan? May ano pakialam ko diyan? May pakialam ka? Kasi tungkol ho ito sa run after. Bakit malabo ang aking run after fake transaction, run after fake CPA, run after fake bookkeeper. Ayan. Kawawa ho dito kasi hinahabol na po ng BIR yung confidential information. Ayan, maliwanag ho kung anong gagawin. Sino-sino yung hinahabol. Ayan, no? Yung incorporators, yung stockholders, yung directors, yung trustees, members, ba? Ito yung mga NGO at saka yung non-stock, non-profit. Officers o yari ka. Pag sinabing officers, presidente, treasurer, corporate secretary,
chief financial officer. So, officers, yung naka-define sa articles of incorporation at saka bylaws. Beneficial owners, corporation, ayan, pati yung agents and authorized representative, kasama. Including external auditors, ayan, external auditor, notary publics, partners, and other person registered with the SEC. So, anong gagawin? Ito daw ho. Ahabulin kayo. Itong gagawin ng BIR. Okay? So, yung anong confidential information, no? Yung information ng mga nabanggit na taong yun, kukunin. Ano yun? Complete name. Yung resident address. Yung date of birth. Nationality. Percentage of ownership. Patay kayong bata kayo. Okay? Habulin na kayo. So, habang meron pang tatakbuhan, imbis na uminto, ganito dapat ang gagawin. Ganito yung natural na kaisipan ng taong nag-iisip ng tama. Okay? May mali ako. Rectify ko. Baguhin ko. Yung natutunan ko sa magulang ko at hanggang ngayon sinasabi ng magulang ko, pera-pera lang yan. Eh, kalimutan ko na. At ako ay magbabago na. Yun yung nature ng isang tao na nakapag-aral at mayroong mataas na moralidad. Kahit hindi nakapag-aral. Pero yung mga taong nakapag-aral at walang moralidad, eh tatakbo. Kaya nga naghahabulan yung BIR at saka yung taxpayer. Run! So, ayan po yung mangyayari sa inyo, mga ka-taxpayer, kung minamahal. Ingatan nyo ho yung inyong sarili at yung pamilya mo. Mahalin mo yung asawa mo, mahalin mo yung anak mo. Okay? So, may tutulong ko ho sa inyo, sinabi ko ho sa inyo, is, ito, kung kayo ay below 3 million pesos, hindi nyo na ho kailangan ng mga fake. Bumili na lang ho kayo nito 1,500 pesos. At kung naghahanap po kayo ng negosyo, magpadalang lang ho kayo ng letter of intent sa akin. At dyan ho sa letter of intent na yan, eh pwede ho tayong maging franchisee-franchisor relationship. 50,000 lang naman, napakababa. May BAT ho, that plus BAT yan, at saka plus EWT. Ang potential income ninyo is 40,000. I-text nyo lang po ito. Text ha. Oh. So, kung hindi nyo ho naiintindihan yung diniscuss ko rito at ano magiging epekto sa buhay ninyo, i-comment nyo lang ho sa baba yung itanong ho ninyo. O ako ho personally sasagot sa mga tanong nyo na related sa videong ito. Okay? Iwasan po natin ang fake bookkeeper, iwasan ho natin ang fake accountant, at kung kayo po ay nag-e-employ ng fake accountant o fake bookkeeper at kayo po ay may mga fake transaction, dahil hindi ho totoo yung transaction nyo, mag-ingat po kayo kasi kayo na po yung hinahabol ng ating BIR. Okay? Ang ating BIR commissioner ho ay nasa police power. Hindi ho siya interesado sa tax kung hindi interesado ho siya na hulihin kayo para maging ehemplo kayo ng mga walang ya. Tandaan! Ha? Panatiliin natin ang pagpopropagate ng kabutihan sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kasi alam ko, kayo ay nag-travel-travel. Eh, promote nyo ang kabutihan sa buong mundo. So, ang susunod nating topic is yung tungkol ho sa RPS assessment. Yung may mga open cases, masusubpina ho kayo. Yung may mga tax mapping, masusubpina ho kayo. So, tulungan namin kayo sa pamamagitan ng pagre-release ng mga video. At kung meron ho kayong pagkakataon, hindi namin kayo pinoforce na sabihin sa mga kaibigan ninyo na may matututunan sa mga videos ng inyong tax specialista. So, with that, peace and happiness be with you for life. See you in my next video.